Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Noon, dadaming tao, dami rin nagpapakuha. Ngayon, maraming ang tao, kunti na nagpapakuha. Gawa nga may mga ano sila, camera na rin silang dala. Ang nangyayari kung ba't namamatay itong ganitong industriya dahil nga sa mga gadgets na lumalabas ngayon. Pinag-aralan namin yung mga dokumento na sinumite itong mga konsesyonaryo, doon namin nakita na kasama nga sa kanilang pagkwenta ng kanilang charges, itong income tax. May solusyon naman siya eh. Mm-hmm. Di wag niya ipasa yung buong cost ng service. Kung dati kailangan pa ng professional photographer, ngayon gumamit lang ng cellphone camera at photo application, may souvenir photo ka na sa isang binibisitang lugar. Pabor sa mga kapatid nating turista. Pero problema naman para sa mga nag-aalok ng souvenir photo sa mga tourist spot. Gaya ni Mang Jose na tumanda ng isang litratista sa Luneta. Tumamlay na nga raw ang industriya ng makalumang pagkuha ng litrato gamit ang film. At tila kailangan na raw ipahinga ni Mang Jose ang kanyang lente. Imbis na sa bahay na lang manatili, sa Luneta naglalagi ang 65 taong gulang na si Mang Jose at kanyang 76 na taong gulang na tiyuhin na si Mang Peping. Halos buong buhay nila, inilaan nila sa pagiging litratista. Ay kung baga tutusin yan, nung panahon talaga malaki ang bagay ang fotografiya. Maraming nakinabang dito sa ano namin, hanap buhay. Bagamat trabahador sa pabrika noon si Mang Jose, iniwan niya ito noong 1974 nang masilaw sa kitang dala ng lente ng kamera. Pero kasabay ng paghina ng kanilang katawan, ang pagtamlay ng kanilang hanap buhay. Nagsulputan noong 1990s ang digital cameras at cellphones na may kamera, kaya bumulusok din ang kita ng mga litratistang tulad nila. Noon, sa dami ng ano, dadaming tao, dami rin nagpapakuha. Ngayon, maraming ang tao, kunti na nagpapakuha. Gawa nga may mga ano sila, camera na rin silang dala. Kaya minsan, zero-zero balance nga kami. Sa pag-aaral na ginawa ng Taylor Nelson Sofres o TNS Philippines, isang kumpanya sa pananaliksik. Ang bawat isang bahay sa Pilipinas ay nagmamay-ari ng higit 4 na gadgets. Halos 70% ay may mobile phone. At 75% sa mga ito, ginagamit ang kanilang cellphone para kumuha ng larawan. Inungusan na nga ng makabagong teknolohiya ang black and white at de-film na analog camera. May mga dala na kasi kami mga gadgets din namin, kaya hindi na kailangan. Ang Kodak na pinakakilalang gumagawa ng photographic films at analog camera, tuluyan ang nagsara noong nakaraang taon dahil sa pagkalugi. Pinilit itong rumolyo patungong digital, pero nabigong makipagsabayan. Iilan na lang ang natitirang maliliit na kumpanya na patuloy pa rin sa pagbebenta ng film. Isa na rito ang Fujifilm Global. Ang Nikon na lang din ang natitirang kumpanya na gumagawa ng film SLR. Sa kabila ng pagbaba ng konsumo nito, simula pa noong 2006. Ayon sa isang professional photographer, kung hindi gagawa ng gimmick ang mga litratista sa Luneta, hindi malayong tanggihan na ng tao ang kanilang serbisyo. Ang nangyayari kung ba't namamatay itong ganitong industriya dahil nga sa mga gadgets na lumalabas ngayon. Pero there are a lot of possibilities, there are a lot of ways para buhayin mo itong industriyang to. Kung ano yung trending ngayon, doon ka sumabay. Like for example, para exhibit, free photography lessons, or contest, photo contest na ganyan. Ang kalidad ng kuha, ang pinakamahalagang alas raw ng isang photographer. On how you compose the picture itself, yung framing mo. Kasi taking pictures is so easy, pero composing a photograph is very difficult. Para naman sa iilang taong tulad ni Jimmy,
pribilehiyo ang makahawak pa ng isang analog camera. Iba pa rin kasi yung effect eh. Na minsan, nagugulat na lang ako eh. Sa resulta, ganda pala nitong shot na to, no? Parang di ko na-imagine ganito to. So yun yun, it's that feeling na minsan hinahabol mo lagi that you look forward to eh. Kahit na sa isang roll of 36 shots, isa lang lumabas ng ganung maganda, masaya ka na eh. Miyembro siya ngayon ng Shutter Revolution, samahan ng higit 300 analog camera users sa Pilipinas. Layunin nilang maipreserba ang paggamit ng film sa pagkuha ng mga larawan bilang isang art form. Pero sina Mang Jose at Mang Peping, napilitan ng gawing souvenir ng nakaraan ang kanilang lumang camera at developing machine. Sinusubukan daw nila ang makabagong Digicam, subalit hindi pa rin daw ito sapat para maibalik ang dating sigla ng pagpapakuha ng larawan sa luneta. Talagang ginagawa mo lahat ang paraan. Pakiusap kung maaari. Minsan nga, kunyari, medyo ano yun mo, may camera naman, minsan, gusto nyo, kukunan ko kayo. Tapos yun, isi-sellstock muna ako. Sinisikap naman daw ng administrasyon ng luneta na alalayan ang kanilang mga litratista. Kasabay ng pag-develop natin doon sa mga attraction dito sa Rizal Park, pagbuhay natin dito, ang NPDC nakipag-partner sa Federation of Philippine Photographers Foundation. Ito ay samahan ng mga professional photographers kung saan sila ay nagtuturo. Binigyan natin sila ng kaalaman kung paano ba nila kumbaga magagamit yung modern technology upang mapasiglang muli yung kanilang paglilitrato, yung hanap buhay. Already smile! Ngayon, buong araw namin silang sinamahan, pero iisa lang ang nagpakuha ng larawan kay Mang Jose. Kung pwede lang isirado yung pabrika ng cellphone, eh. Pwede namin, kung pwede lang mag-strike, eh. Para manumbalik yung mga dating kita. Minalas naman si Mang Piping na makadiskarte ng kuha. Kung may kaya lang talaga, mayaman ako, hindi na ako magpapagod dito sa luneta. Dahil ito, ang trabaho na ito, pakahirap na sa ngayong panahon. Balang araw mapapagtanto rin ng mga tao na hindi sila maituturing na photographer sa pagkakaroon lang ng kamera, na ang mga masasayang sandali ay mas maayos na nakukunan ng mga litratistang matagal na sa industriya ng potografiya. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.